Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi pa din tapos ang China sa kanilang ginagawang pambubuli sa atin sa West Philippine Sea. Pilit nilang inaangkin ang ating teritoryo kahit na batay sa International Court ay wala silang sapat na basihan para angkinin ng mga ito na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Hanggang sa ngayon ay nananatili pa ding bully ang China sa West Philippine Sea at mas pinapainit pa ang tensyon na nagaganap ngayon sa pagitan nila at ng ating bansa tungkol pa din sa pinag-aagawang teritoryo. Nitong linggo lamang ay muli na namang nagpasiklab ang China at tila nagpapakita muli ng kanilang pagkadominante sa South China Sea. Nag-deploy muli kasi sila ng barko sa West Philippine Sea at hindi lamang ito ay isang barko, kundi nasa mahigit 200 barko ang umaali-aligid ngayon sa West Philippine Sea. Nais na naman nilang i-challenge ang Pilipinas at sinusubukang patunayan na mas dominante pa rin sila sa bahaging iyon ng karagatan. Nagpadala ng mga barko at militia boat ang China mula sa kanilang Coast Guard at inihimpil ito malapit sa 2nd Thomas Shoal. Malinaw ng bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Mischief Reef, 2nd Thomas Shoal o Ayungin Shoal at Reed Bank o Recto Bank. Ito ay matapos sabihin ng tribunal na low tide elevation lamang ang mga ito na nasa loob ng 200 nautical miles na karagatan mula sa baybay ng Pilipinas. Ibig sabihin, eksklusibong may karapatan ng Pilipinas sa mga likas na yaman sa bahaging ito ng dagat. Ang problema, may mga estrukturang Chino na sa isinagawang malawakang reclamation sa Mischief Reef at kahit pagkatapos ng desisyon ng International Court, may sinubok pang dalawang airfields doon. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Chito Santa Romana, dating hepe ng ABC News Beijing Bureau, tagumpay pa rin ang bahaging ito ng desisyon. Iginit ng China na mga isla at may sariling Exclusive Economic Zone o EEZ sa paligid ng ilang bahura sa West Philippine Sea. Pero ang sabi ng arbitration, bato lamang ang mga ito. Kabilang sa mga bahurang ito ang Gavin Reef, McKinnon Reef, Johnson Reef, Quarteron Reef at Fairy Cross Reef. The Chinese look at Spratlys like an archipelago and they claim that all these features are entitled to 200 miles by drawing a line over them so that we have overlapping EEZs that has been totally demolished, ani Santa Romana. Paliwanag naman ni Eman Kraft, Associate Professor ng Political Science sa UP, isa sa mga mababago ng desisyon na ito ay ang idea ng free passage sa naturang bahagi ng karagatan. Sabi ni Kraft, kung sinabing mga isla ang mga bahurang nabanggit at may sariling EEZ ang mga ito, hindi basta-basta makakapaglayag ng malaya ang mga sasakyang pangdagat doon. Sa 2nd Thomas Shoal din plano ng Pilipinas na magpatayo ng permanenteng struktura upang ipakita na sa China na sa atin ito. Pero kung ang Pilipinas ay plano pa lamang ito, tila ay uunahan pa tayo ngayon ng China dahil na din sa kanilang mga nagiging pagkilo sa mga nakarang araw. Naglaan ng sapat na pondo ang ating bansa upang makapagpatayo ng mga struktura sa 2nd Thomas Shoal sa
sa West Philippine Sea at ayon sa ating pwersang militar, ang mga ito umano ay magsisilbing kanlungan ng ating mga mangingisda sa mga susunod na buwan at taon. Ang pondo na gagamitin sa naturang proyekto ay aprobado na noong nakaraang buwan pa. Upang mabuo ang ganitong halaga ay nagtulong-tulong ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Nagbigay ang Department of Natural Resources ng nasa 500 million pesos. Ang Philippine Coast Guard naman ay 2.8 billion pesos, habang ang National Intelligence Coordinating Agency ay 1 billion pesos. At nagdagdag naman ang Philippine Navy ng 6.17 billion pesos para makumpleto ang budget. Ang Bahura sa bahaging iyon ng South China Sea kung saan naroon ang 2nd Thomas Shoal ay nagsisilbing central shipping channel na matatagpuan 190 kilometers lamang sa western coast ng Palawan. Ayon sa China, ang mga nasa mahigit kumulang umanong 200 barko na umaali-aligid sa ating teritoryo ay naroon para mangisda. Pero ang taktika na ito ng China ay hindi na din bago sa buong mundo. Ang mga militia boats na ito ay hindi na lamang napadpad sa ating karagatan para mangisda, kundi may lihim talaga silang layunin. Sa loob kasi ng kanilang mga barko ay nakatago sigurado ang mga armas na anumang oras ay maaari nilang gamitin kung umabot na sa sukdulan ng lahat. Ang ganitong klaseng taktika ng China ay tila umiinganyo sa ating puwersa na maglabas din ng armas para mailabas na din ng China ang kanilang mga itinatago. Ang pagdating ng mga barkong ito ay isang malinaw na mensahe sa Pilipinas na dapat katakutan sila at mag-iingat dapat ang ating bansa sa ating ikinikilos. Tulad na lamang ng naging pahayag ng China noong mga nakaraang linggo na huwag umanong makipaglaro sa apoy dahil lamang sa simpleng pagbati ng ating Pangulo sa bagong halal na Pangulo ng Taiwan. Patuloy na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang galaw ng mga barko ng China na nakapaligid ngayon sa West Philippine Sea. Ito ang iniulat ni Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad sa isinagawang pulong balitaan sa Campo Aguinaldo noong isang araw. Aniya, batay sa kanilang monitoring ay aabot sa 15 hanggang 25 barkong pandigma ng China ang paikot-ikot ngayon sa Mischief Reef na malapit sa Ayungin Shoal. Bukod dito, aabot din aniya sa 200 Chinese militia vessels ang kanilang nakitang dumaraan sa nasabing bahura, subalit patuloy aniya itong nagbabago dahil dumaraan lamang at hindi naman ito nagtatagal doon. Habang aabot naman sa 10 hanggang 15 barko ng Chinese Coast Guard ang nakita nilang nagmamanman sa naturang bahaging iyon ng karagatan. Samantala, sa ginawang pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Vietnam noong isang araw lamang ay nagkaroon ng isang security agreement sa pagitan natin at ng Vietnam na may kaugnayan pa rin sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ayon sa kasunduan na ito, magkatuwang nalalabanan ng Pilipinas at Vietnam ang China sa kanilang ginagawang pagbubuli sa South China Sea. Magiging magkatuwang ang Philippine Coast Guard at ang Coast Guard ng Vietnam sa pagdepensa natin laban sa China sa pinag-aagawan pa ding teritoryo sa South China Sea. Vietnam remains the sole strategic partner of the Philippines in the ASEAN region. And I am hopeful that this meeting will provide fresh opportunities to reinforce our bilateral relations with the aim of fostering peace and prosperity. Mula sa mga drills and trainings ay sabay na gagawin ng Pilipinas at Vietnam na sa kalaunan ay pareho din silang magsasagawa ng mga pagpapatrolya sa South China Sea. Matatandaan ng Vietnam ay isa din sa mga bansang nakikipag-away sa China dahil sa teritoryo nila na inaangkin din ng bansang China. Ang South China Sea ay may tuturing na lifeline ng Vietnam. Maraming mga digmaan ang pinagdaanan na sa pagitan ng China at Vietnam at marami ng mga buhay ang nawala nang dahil lamang sa nasabing lugar. Tulad ng China, inaangkin din ng Vietnam ang Spratly at Paracel Island. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito ay naging maaksyon noong mga naunang dekada. Sa katunayan, taong 1974, noong inagaw ng China ang Paracel Island sa Vietnam, nasa 70 Vietnamese ang namatay. Taong 1988, muli na namang nagpang-abot ang dalawang bansa na ikinamatay naman ng hindi bababa sa 60 manlalayat. Ang land border sa pagitan ng dalawang bansang ito ay matagal na nilang naayos kung pag-uusapan, pero pagdating sa kanilang nasasakupan sa karagatan ay parehong komplikado sa mga bansang ito. Sa ngayon, maraming mga nag-overlap sa karagatan na nasasakupan ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas kasama na rin ang China. Sa aksyon ito ng Vietnam at Pilipinas,
Ano kaya ang magiging reaksyon ng China dito? At bakit nga ba sa Pilipinas mas piniling kumampi ng Vietnam kaysa sa China? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinion sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po! Dagdag kaalaman. Alam nyo ba na banned o ipinagbawal ipalabas sa Vietnam ang sikat na pelikulang Barbie na pinagbibidahan nina Margot Robbie at Ryan Gosling? Ito'y dahil may kasama itong view ng mapa na nagpapakita ng pinagtatalo ng teritoryo ng China sa South China Sea. Mapapanood sana sa Vietnam ang pelikula noong July 21 nitong taon, subalit hindi ito pinayagan ng mga kinaukulan. Ayon sa report ng Associated Press, ang National Film Evaluation Council ang gumawa ng desisyon na huwag itong ipalabas sa kanilang bansa. Sinabi raw nito na ang isang mapa sa pelikula ay nagpapakita ng 9-dash line ng China na nagpapalawak sa mga inaangkin na teritoryo ng Beijing hanggang sa mga dagat na nasa loob ng mga lugar ng Vietnam at iba pang mga bansa. Habang ang DreamWorks Animation Pearl Studio animated film na Abominable ay inaban din sa Pilipinas, Malaysia at Vietnam dahil din sa 9-dash line na makikita sa background ng isang scene sa naturang cartoon movie.